Alam nyo ba na hindi pwedeng maging asal troll ang broadcasters? Ayon ito sa mga code of ethics na sinusundan ng mga network sa mga pinapalabas nila sa free TV natin. Itong ethical code ay nakasaad sa prangkisa ng mga networks na dumadaan sa Kongreso. Isang grupo ang gustong paimbestigahan ang Sunshine Media Network International o mas kilala sa tawag na SMNI dahil umano'y paglabag nito sa broadcast code ng bansa. Sabi ng grupong Movement Against Disinformation, ang SMNI na pagmamay-ari ng SEC founder na si Apollo Quibuloy ay nagagamit ng mga personalidad para mang-red tag ng mga tao. By the way, si Quibuloy ay wanted pa rin ng FBI ha? Para sa grupo, paglabag ang ginawa ni dating NTFL CAC Lorraine Badoy at SMNI sa mga batas ng KBP kung saan miyembro ang naturang network. Nakalagay din kasi sa Code of Ethics na dapat maging patas ang mga humaharap sa kamera at hindi dapat ginagamit ang airtime para sa mga personal na agenda o galit. At kung hindi pa napapatunayan ang mga sinasabi nila, hindi rin dapat pwede. Dahil dito, pati yung prangkisa ng SMNI ay sinisilip na rin ng mga interest groups. Nakalagay kasi dito na responsibilidad ng network na maglabas ng impormasyon na tama at hindi nakakalinlang sa publiko. Kung hindi masunod ang lahat ng provision sa prangkisa ng isang network, pwedeng bawiin ito o kaya hindi i-renew ng Kongreso kung gusto nila. Sounds familiar ba? Ang tanong ngayon ay kung may mararating ba itong mga nagpapa-imbestiga sa SMNI na influential na network dahil sa ginampanan nito noong nakaraang May 2022 elections.